Hello! Maganda ako. O mga kaibigan, ngayon naman, parang namihasan na kayong labas ako ng labas, ha? Pero maluloka pala kayo dahil ang guest natin sa ngayong susuit ng araw na to, isa hong magaling mag-interview. Ayan. At saka kaibigan ho siya ni Mary. O, gusto nyo nang pakilala ko sa inyo. Walang iba kundi si Audrey Diaz. Wow, ano, nashock ba kayo? Thank you, Inay Mary, ha? Oh, maraming maraming salamat. Kung nagkakandabulbulan dila ako, kung paano ko tayo ibudos, ano ba yan? Hindi. Eh ako naman, nung nag-interview ako sa'yo, ako naman natataranta. So, ganun yata talaga. Ganun no? Talaga yata. Pag nag-i-interview ka, pag alam mo yung ini-interview mo, nag-i-interview din. Nag-i-interview din. So, nakakaloka. Eh, kailan lang ako nag-umpisa na yung natututo pa lang ako. Magsalita. Kasi di ba, alam ko lang, sumagot. Di ba? Lagi. Na minsan pataray. Oo, may ganun. Di ba? May mga one-liners, pabakla. Oo. Oh, ito naman ang tanong ko. Kamusta ka na? Ayan. Okay naman ako, Inang. Siyempre, pagkatapos na sumakabilang buhay yung nanay ko noong April 22, nagpasyam na kami. Okay naman ako. Tsaka happy na ako dahil nasa happy place yung aking nanay. Totoo. Oo. So, madaling sabihin yun. Pareho tayo, nawala ng nanay. Ulila na nga ako eh. Oo. Pero naging nanay ko si Mami Linda. Moving on and moving forward na. Madaling sabihin, ano? Yung sa nanay. Lahat yung sa nanay. Ang hirap mawala ng nanay. Correct. Oo. Totoo yan. Ang hirap. Kasi ang mami ko ang rock ko sa buhay ko. Oo nga. Alam mo naman yun. At saka takot ka sa mami mo, no? Oo. Sobrang respeto ko sa mami ko kasi. Oo. Pero she's my best friend. Oo. She's my rock. Oo. Kumbaga, konsilidadora. Oo. Yan, na tawag ko sa mami ko. Bait ng mami ko kasi naintindihan niya. Pero nadaghukan ka na ba ni mami na? Ay, oo. Talaga? Nakukrumpal din ako pa. Oo. Huwag ka sasagot-sagot ng ganyan. Ay, mali ang sagot ko, mami. Tama ka. Oo. Kamali mo na ako. Kamusta yung pagiging ama ngayon sa mga anak mo na lumalaki na? Nako, Diyos ko, oo. Alam mo, kaya sinamantala ko nung maliliit pa sila na nagbabakasyon kami, nag-abroad kami, kasi kaya pa nilang sumunod. Oo. Na ang akala nila, kami ang may decision sa buhay nila. So ngayon naglalakihan na, hiwa-hiwalay na kami. All girls ito. Oo, na, oo. Babae lahat. Kasi nung araw, all boys. Nalitutuloy ako. So, yun, lima yung anak kong babae. Puro babae? Totoong mga babae. Oo, nag-f***ing sila lately, recently lang. So, hindi nga, katatry namin, hindi kami naka-boy. Pero okay lang. So, talaga hindi na kami solid na magkakasama. Pero tinanggap ko na yung katotohanan, balang araw, hindi mo na sila magiging pag-aari. Oo. Pag-aari na sila ng ibang taon lang, ng magiging asawa nila. So, naka-mindset na rin ako sa ganun. Pero lagi ko sinasabi sa kanila, mag-aaral kayo ngayon, pinag-aaral ko kayo, huwag kayong magjo-jowa. Anong sabi? Daddy naman, ba't mo naman kami inaano sa ano? Hindi, kasi sayang naman anak yung effort ko kung pinag-aaral ko kayo, tapos pagka-graduate nyo, mag-asawa kayo. Hindi nyo man lang bigyan ng chance sa sarili nyo na makapag-ipon kayo dahil may tinapos kayo, dahil yung trabaho nyo galing sa pag-aaral ninyo na ano. Para pagdating ng araw, hindi kayo pinagmamalakihan ng mga lalaki. Tama. Pero alam mo naman tayo, salita lang natin. Salita lang yun. Hindi mo pa rin sila matitiis, di ba? Ano yung hindi mo makakalimutang down sa life mo na naapektuhan na yung family mo? Wala akong maalala kasi bilang reporter, di ba? Ang kapatid naman ng trabaho ko, mga demanda. Na-demanda na ako, tapos yung isang libel case ko na nag-prosper hanggang sa Supreme Court, pero nabasura din sa Supreme Court. From 1991 hanggang 2008, imaginein mo. Ilang ang taon, ilang, oh, diba? Tapos ang laki ng ginastos mo. Yung mga ganun lang, hindi ko na rin naman pinapaproblema kung wala namang magagawa yung family ko eh. Nung araw, big deal ang tatay mo bakla or nanay mo tomboy. Big deal yun. Pero sa mga panahon ngayon, hindi. Ay, hindi na. Hindi na. Kumbaga, ang mga kabataan ngayon, ang mga Gen Z ngayon, ang mga millennials ngayon, tinitingnan na kung anong pagkataan mo, hindi yung kung sino tatay mo, kung sino nanay mo. Ah, ganun na. Talaga, hindi na-amiss ako eh. Hindi, di ba? Kasi, sino nanay mo? Si Maricel Soriano. Hindi na nila na, yung mataray, yung nananampal, hindi na gano'n. Walang gano'n. Titingnan nila yung anak mo. Ikaw yung kaibigan namin, hindi nanay mo. Tama. So,
Dati natatakot pa ako noon pag pupunta ng school para sa PTA. Sa PTC, nininervyos ako kasi bit-bit ko yung anak ko dahil gustong sumama. Sabi ko, baka may makamaringgan ako ng bakla. Ganun. Baka mag-react yung anak ko. Ay, wala. Kaya hindi na big deal sa kanila kung bading si Oji Diaz. Hindi na ngayon. Dati ano, no? Hindi ko maipangako. Mabuti, ganun yung reaction ng mga tao na. Oo. Hindi na yung kagaya nung araw. Ay, bakla. Mainis ako sa ganun Parang hindi tinuruan ng magulang. Oo, di pa. Diba? Anong araw, no? Eh, ano naman yung pinaka-challenging part ng pagiging ama ng limang anak na babae? Pag tinatanong ako kung pantay-pantay ang pagmamahal mo. Pagmamahal ko sa mga anak ko o yung treatment ko sa mga anak ko, sinasabi ko hindi. Ay, bakit hindi? Dapat pantay-pantay ang pagtingin mo sa mga anak mo. No. Bakit? Yan, lima ba yan? Gusto nila lahat, Barbie? Oo. Diba? Siyempre, iba-iba gusto nila. Iba-iba trato mo. Depende sa behavior at attitude ng bata. Naging example na tuloy ako ng mga tao. Pag sinasabi nila na, si actor, ano yun? Di ba bading yun? Hindi! May anak yun! Ha? Si OG Diaz nga, may anak eh. Lima pa anak. Oh, ano, lalaki yun? Ganun lang. Para ako na yung ginagawa example. Oo, usapang showbiz naman to. Yes. Okay. Ano masasabi mo dun sa mga marites? Siyempre, nung araw, alam mo yan, inang, ang terminology natin dyan ay chismosa, usisero, intrigera, mga usi. Yan yung mga term natin. Ngayon, marites. Simple shortcut. Diba? Marites. Mari, anong latest? Yan, di ba? Yung mga marites ngayon, iba na eh. Dati, di ba, kapitbahay lang yan. Oo. Ngayon, yung chismis kay Aling Maring, mga ganun-ganun. Ngayon, hindi. Social media na. Digital na ang chismisan. Grabe. Oo. Kahit tayo nagsasagutan, hindi tayo magkakilala. Aha. Kasi, ang focus lang natin yung chismis. So ngayon, nag-ano ka, uy, sino yung blind item na yan? Sino yung blind item na yan? Oo nga, sino yan? May clue ka ba, Mare? Pero hindi naman sila magkakilala. Doon lang sila sa comment section nagkakakilala. Ang galing, no? Digital na nga. Mas pinalago itong marites nung kasagsagan ng pandemya na hindi tayo makaalis ng bahay. Oo, totoo yan. Diba? Kasi bored na bored. Oo, na. Diba? Kaya nangingialam ka na sa buhay ng ibang tao. Oo. At happiness mo yun. Pasok pa rin sa marites yun, di ba? Marites. Happiness. Di ba? Teka muna. Dahil di ba kanina, kada utal-utal ako sa pagsasalita ko dahil natataranta ako, di ba? Dahil alam ko, mahusay ka mag-interview, alam ko dahil sumasagot ako eh. Paano ka nagpe-prepare pag mag-i-interview ka ng isang artista o politiko? May preparation ba kailangan? Una-una, dapat gusto mo muna yung subject mo. Kasi kung hindi naman kita gusto, ba't ka makita-i-interviewin, inang? Oo. Ganun lang simple, di ba? Hindi sasama yung puso ko sa'yo. Siyempre, nagre-research ako, alam ko kung ano yung background mo, paano ka nakilala sa showbiz, alam ko ano yung mga bansag sa'yo, mga pinagdadaanan mo sa buhay, kagagahan mo sa buhay, kalukalukahan mo sa buhay. Eh, lahat naman tayo may ganyan. Oo naman. Di ba? Mag-i-impart ka rin ng inspiration, ng wisdom, ng hope sa mga tao para may matututunan sila. Ah, okay. Kaya kung mapapansin mo, hinihingan kita ng wisdom. Kung ano yung ang wisdom ng isang Maricel Soriano. Para meron silang magmarka sa utak nila kung ano yung huling sinabi ni Maricel Soriano. Ganun. Na pwede nilang bitbitin habang sila ay nabubuhay. Or kung gusto man nilang pumasok sa industriya. Naalala ko tuloy yung sinabi ko kanina. So, ganun. Ganun ako mag-prepare ng interview. Tsaka, hindi na masyadong iniintriga yung subject. Kasi pag iniintriga ko yung subject, ang tendency in the future, yung mga makakapanood nun, ayaw na magpa-interview sa akin. Ayoko, i-interviewin lang tayo. Iintrigahin lang ako ni OG. Ngayon kasi may ganito na. Hindi naman sa iintrigahin ko si yung artista, kundi ayoko, paiiyakin lang ako ni OG Diaz. Kilalang kilala ka. Kumbaga marami na nakakaalam na manager ka lang. Pero sa mga hindi nakakaalam, nagsimula kang artista. Oo. Diba? Kwento mo naman kayo, paano nangyari yun? Ah, okay. Siyempre, hindi naman ako nag-artista muna.
naging reporter muna ako. Naging alalay ni Ate Christie, hanggang sa turuan ako ni Ate Christie paano magsulat. Tapos nakilala ko na along the way sina Douglas Quijano, si Ate Lolit Solis. Naging gabay ko rin sila. Sinusubaybayan ko rin sila kung paano sila mag-manage, kung paano sila mag-alaga ng mga artista nila, mag-protekta. Eventually, sabi ko sa sarili ko, hindi naman ako nakapag-kolehiyo. So, araling ko na lang kung ano yung business. Doon na lang ako iikot para rin ako nag-aral. Pero may sweldo, parang gano'n. Mm-hmm. So, since high school graduate lang ako, sabi ko sa sarili ko, lahat ng pwede kong malaman at alamin na trabaho dito sa industriyang gusto ko, aaralin ko. Kaya, from being reporter, naging editor ako. Ah, talaga? Naging voice-over announcer sa Showbiz Linggo. Naging segment host sa Christy Per Minute. Hanggang sa naging talk show host ako, naging radio anchor ako sa DZMM, DWIC, DZXL, pati sa RH. Ang dami, inaral ko lahat. Tapos alam mo, pag sinasabi mo kung gaano kadami, mga experience mo yan eh, inarmaho mo lahat yan, oo, di ba? Oo, di ba? Di ba parang pumasok sa, may edad na ako, ang dami ko nang dinaanan. Ako ganun eh. Oo. So, oo. Hindi. Diba, feeling ko lumang-luma ako, gano'n. Ah, okay. Vintage ang dating. Oo. Pero kung tinatry mo pa rin aralin kung ano yung kasalukuyang panahon, hindi ka pa rin mawawala. Katulad nito, nagbablog ka. Ibig sabihin, sumasabay ka sa Agos. Mm-mm. Pag hindi ka sumabay sa Agos, malulunod ka. Ay, oo. To begin with, talaga hindi ako marunong lumangoy. Oh, di ba? Oo, malulunod talaga ako whether you like it or not. Baka nga may iba pang mauso, inang. Mukha nga. Na pwede mong, teka, ito na naman naaralin ko para lang makasabay. Mm. Gaganon ka na naman sa sarili mo. Pero wala akong choice kasi kailangan ko maintindihan ng mundo nila. Pag hindi ko naintindihan ng mundo nila, magagalit lang ako. Eh di sasabay na lang ako ulit sa Agos. Oo, kasi ganun. Right sa role mo bilang artista, kailangan talagang ganun eh. Kasi nadadala mo siya dun sa role. Oo nga. Kailangan mo talagang malaman. Ako, kailangan ko yun malaman. Kung papaano. Ganun na ang buhay ngayon. Pero kumusta naman yung heart natin? Ah, okay naman ako. Okay naman. Ang laki ng pinanday naman ako dito sa industriya natin. Kaya alam ko na lahat. Kaya hindi ako masyado nakikipag-away na. Kung nung araw na wala pang social media, di ba? Talagang tira-tira to death, tira kami. Kasi magazine lang naman yun, tsaka dyaryo. Babasahin lang nila. Babasahin eh, wala naman SOCMED. Eh ngayon, inang, kung titirahin kita, hindi ikaw ang titira sa akin pabalik. Mga fans mo, babalikan ako. Bebenggahin ako sa social media. Oh. Kaya dapat mag-behave. Kaya lang nga, di ba, minsan akala mo tama na yung ginagawa mo, tama yung sinabi mo, pero meron pa rin silang nasasabi. May nasasabi pa rin, no? Kaya kung parang gusto mo sabihin, ano ba yan? Kung hindi ko ginawa, magagalit sila, magre-react sila. Pag ginawa mo naman. Pag ginawa mo naman, meron pa rin parang sasabihin. So, di ba? Magpaka-honest ka na lang. At the same time, maging polite ka na lang. So, ayoko na kasi na may nakasasalubong ako artista. Tapos, yuyuko ako kasi hindi natira okay. Ko siya, naaway ko siya, di ba? Parang tapos na yun eh. Oo, tapos na yung era yung natin ganun. Na ganun. Pero baka mo na gusto ko maging talent manager? Di ba sabi ko nga sa'yo, lahat ng may kinalaman sa industriya, pwede kong aralin. Oo. So na-aral mo din yung talent manager? Oo. Dahil siyempre, galing ako kay Douglas Quijano, kay Ate Lolit, yung mga words of wisdom nila, sumasaksak sa utak ko. So yun, at the same time, sinasabayan ko kung ano yung bagay, kung ano yung uso ngayon. Mm-hmm. Kung paano mo protektahan yung talent. Oo. Eh, alam mo yan, inang. May road manager ka ba nung araw? Wala. Wala. Mm-mm. Oo. Pero maayos na nakarating tayo sa pupuntahan natin, ngayon, di ba? Ngayon may road manager na. May road manager na yan. Pa. Binibaby mo pa yung mga talents. Kailangan ngayon. Ba? O, nung panahon nyo, wala namang ganyan. Ganun. Kasi takot kayo na maging unprofessional, machismis, na hindi niya sinipot yung taping. Oo, totoo oo, yun. Na nagalit sa inyo ang producer. Ako, diba? Diyos ko. Siyempre, putlang-putla na kami noon, di ba? Diba? Noo, ngayon, hindi. Lumalaban na ngayon ang mga talents. Wa sila pakels. Ano ang masayang parte sa pagiging talent manager? Siyempre, sa pagiging talent manager, kapag may napasikat ka, na alam mong naging tulay ka, ayoko sabihin yung napasikat ko si ganito, napasikat ko si ganyan, ayoko. Kasi sila nagpasikat sa sarili nila. Naging tulay lang naman ako.
na at pangalawa, sinuwerte lang yung tandem namin. Kaya sila sumikat. Oh, kaya pag sinasabi nila, tsamba mo lang si Vice Ganda, tapos na ulit kay Liza Soberano. Bilang talent manager, ano yung tingin mong ups and downs sa showbiz? Siyempre, kung ano-ano akusasyon ibabato sa iyo. Katulad nito, yung nagdaan kay Liza Soberano. Nababasa ko na lang na mukha akong pera, mukha nangumisyon ako, kumita naman daw ko kay Liza, ganyan-ganyan. So, hindi ko naman sila isa-isang sinasagot kasi ganun pala, no, pag alam mo ang totoo, hindi mo kailangan mag-react. Hindi mo kailangan ipaliwanag ang sarili mo. Kasi kahit ipaliwanag mo pa ang sarili mo, kung ang gusto lang nilang intindihin ay yung gusto lang nilang intindihin, wala kang magagawa. So, ang importante, marami nakakakilala sa akin ng pagkatao ko. Kumbaga, doon na lang ako nakasakay. Kaya, yun lang yung mga ano. Pag may napasikat ka, bongga ka. Tatapiking ka pa sa balikat ng mga. Ang galing mo mag-manage. Pag may bumagsak, naman, baka pangit yung style mo ng pagmamanage. Saan ka lulugar? Oo, wala kang lulugaran eh. Sino ang artistang hindi mo makakalimutan na inalagaan mo? Si Liza at si Vice Ganda. Kasi sila yung sumikat. Hindi ko sila makalimutan kasi alam ko naging bahagi ako ng kanilang success. Diba? Meron din naman ako mga talents na hindi ko rin naman na napasikat. Pero isa lang naman ang valedictorian sa isang classroom. Mm-mm. Totoo. Sa isang batch. So, diba? Parang hit and miss yan, ano? Hindi man porke napasikat ko si Vice or napasikat ni OG si Liza, eh mapapasikat ni OG yung iba. Kahit yung mga nagbabalik showbiz na artista mapapasikat, hindi. Walang ganun. Walang ganun, di ba? Oo. Nasa guhit ng palad din. Correct. Nakaguhit na sa palad mo kung ano yung mararating mo pa. Naniniwala ka din dun sa pag magaling, magaling. Exactly. Pag hindi, hindi. Oo. Meron namang magagaling pero hindi pa nila panahon. Oh, yan. Isa pa yan, di ba? Timing pa, is everything. Correct. Oo. Pag nasa dapat impeccable ang timing mo dapat. Oo. Pag nasa timing ang pasok mo, ay bongga ka. Oo. Sa totoo lang. Eh, kahit naman ang isang Maricel Soriano, kung magbabalik, o may comeback siya, tapos madalang lang ang proyekto, kunwari, maiintindihan ni Maria yun. Oo. Eh, ganun talaga eh. Oo. Diba? Ang buhay parang gulong. Diba pag nasa baba ka, there's no way but to go up. Correct. But when you're up, huwag ka masyadong matuwa. Dahil there's no way but to go down. Oo, diba? Ganun lang yun. Umiikot lang. Oo. Tsaka, ang importante doon, yung acceptance mo. Oo. Na ganito sa industriya. Totoo yan. Kaya huwag kang mapikon sa industriya. Hindi ang industriya mag-adjust sa'yo. Oo, hindi pwedeng magbago ito. Ikaw dapat makisama at ikaw magbabago para diba? Ma-achieve mo to. Correct. Ang haba ng interview natin, bongga. Tuwan-tuwa ako. Pero bago tayo magtapos, may gagawin muna tayo. Ano yun? Meron akong ibabato sa'yo yung pangalan ng mga artista. Mm-hmm. Tapos, ibigay mo kung ano yung gusto mo i-advise sa kanila or sa tingin mo, anong kailangan pa nilang gawin? Yung mga ganong type. Janice de Belen. Ka-close ko naman yan si Janice. Nakakatuwa si Janice kasi lumawak na rin yung kanyang pangunawa sa buhay. Kaya pag nagkukwentuhan kami, ayun, parang tinatanggap na lang namin kung anong mga nangyayari sa paligid. Kaya okay si Janice. Mm-mm. Ako naman sa akin, siya yung isa sa mga talagang professional na katrabaho ko. Correct. Aiko Melendez. Si Aiko Melendez ngayon ay hawak ko. So, minamanage ko si Aiko Melendez. So, kung meron man akong dalawang artista na pinaka-close ko sa industriya, lagi ko sinasabi si Aiko at si Paolo Contis. Si Aiko kasi never nagsisinungaling sa akin. So, kahit palpak pa yung ginawa niya, kahit gagagaga pa siya doon sa ginawa niya, sinasabi niya sa akin. Sabi ko lang, ganun lang naman ang buhay. Maging, kasi hindi ako pwedeng humarang ng bala para sa'yo. Kung hindi ka naman honest. Oo, totoo. No? Hirap. Vice Ganda. Ayan. Si Vice Ganda, yun naman ang aming, ano, in fairness to Vice. Nung nag-split kami, una, naging civil kami. Dahil medyo may sariwa pa. So, after almost 5 years, magka-chika na ulit kami at nabalik na namin yung friendship namin kasi nauna naman kami maging friends. Oo. Bago kami naging ang ganda nung ganyan eh, no? Manager yung, talent. Maganda yung meron kayong friendship kasi yun ang pinaka-fallback mo eh. Tsaka foundation nyo talaga yun eh. Kaya yun ang sabi ko, let's just save the friendship.
O di magkaibigan kami. Pag meron siyang problema, meron siyang gusto ikonsulta, kukonsulta niya sa akin. Ganun. Kaya si Maricel Soriano. Ayan. Siyempre, alam mo na, inan ko, anong pagkakatanda ko sa'yo. No? Oo. Bilang natataranta ko pag ini-interview kita noon. Ako din naman nataranta ngayon eh. O, di ba? Bawi-bawi. Bawi-bawi. Pero alam mo, malaki yung pinagbago ni Inang kasi ano eh, lahat nung araw napapansin niya eh. Tapos nabibigyan niya ng taray lahat ng mga nakikita niya na mali sa paligid niya. Kasi gusto niyang pakita, ako si Maricel Soriano, honest ako, prangka ako. Kaya, nasa sa'yo yan kung tatanggapin mo ba ako, papapasukin mo ako o hindi. Kung hindi, okay. Okay. Okay lang, doon ako sa mga taong gusto ako. Di ba? Oo. Kaya, yun ang nagustuhan ko kay Inang. Kasi hindi naman mahirap magpaka-totoo. Oo, ang dali lang. Mag-sprite ka. Oo, mas dali yun. Di ba? So, ikaw may bit-bit, ako wala. Oo. Pero hindi ko sinabi yun. Kaya nga. Oo, diba? Never mo naman sinabi yun. Oo, tsaka nagbibigay ka lagi ng interview dati kahit taray-taray ka. Oo, di ba? Meron kang soft spot sa heart ko kasi. Di ba? Bakit kaya? Oo, parang si Dina Bonivirin, kayong dalawa. Pag, magtataray muna, pero papa-interview din. Oo. Sana po naibigan ninyo ang aming maliit na chikahan portion. Ano maliit? Ang laki-laki ng chikahan natin. Hindi, inabot tayo ng ilang oras. Hindi, kasi di ba parang oo, tayo ng height? Oo, hindi naman malaking chikahan. Di ba? Sa aming maliit na chikahan. Kaya kanyari mo, humble tayo, maliit na chikahan diba? Na yun. Noong ba natin pinlano to, ngayon lang nagkatotoo. Thank you ha, Inang. Oy, salamaste. Maraming salamat, Inang. At more of Maricel Soriano na napapanood natin sa mga teleserye. Sana, lagi. Hanggang sa tumanda at maging 80 anyos ka. Ganon? Oo. Ganon ang katagal. Kung kakayanin mo pa, lalo na pag alam mo yung nahahasa yung memorya mo sa pagkakabisa ng linya. Di ba? Para hindi tayo maging candidate sa, alam mo na. Oo, alam ko na yun. Sa dementia, at sa Alzheimer's, di ba? Kaya yun ang gusto ko lagi, nagdadadaldal. Many more. Maraming salamat, Ina. Sana mag-usap tayo ulit. Oo. Ano na lang ang hiling mo sa buhay? Ako yan. Ngayon, ang hiling ko hindi para sa akin. Mm-hmm. Ang hiling ko para sa mga anak ko. Na maging okay sila. Mm-hmm. Let's say dumating yung time na wala na ako. At least okay yung mga anak ko. Ayan. Mukha naman yung hiling mo magkaka... Depende yan kung matutupad, ano? Saglit. Minumang mo sa genie. Thank you, Inang. Thank you very much, Audrey. Isa talaga. Kang dakilang ina. At syempre, huwag niyong kakalimutan dahil nakasulatan sa ibaba. Oo. Diba? Okay. Maraming salamaste sa inyong lahat.